Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat! Ngayong araw ay hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan namin makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usapin dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng Biyudang SSS Beneficiary, Muling Nag-asawa. Dito sa Hukumang Pantahanan! Tita, si Orly po, nasa labas. Hindi pa bumabalik simula kanina. Baka nagdidirehan siya pa ng pera. Siya nga pala, nabayaran na namin ng papa mo yung bill sa ospital. Ay, huwag ka na mag-alala. Mauwi mo ang anak mo kapag maayos ka na. Salamat po. Pasensya na kayo ni Papa. Naiintindihan ko ang sitwasyon niyo ni Orly. Nagsisimula pa lang kayo kaya mahirap pa ang lahat. Pero naniniwala ako na makakaya niyo rin to. Sipag si Orly. Kaya naniniwala ako na aasenso kayo. Kumusta na po palang anak ko? Balik siya ang anak niyo. Ang ganda pa. Kamukha mo. Talaga? Oo. Gusto ko po siya makita. Kinausap ako ng doktor. Dadalhin lang daw nila ang anak mo kapag ayos ka na. Alalahanin mo, sesaryan ka. Kaya kailangan magpalakas ka. Tita? Joyce? Andito na po ako. Orly? Mabuti nagkamalay ka na, mahal. Kumusta ka na? Okay naman. Nakita mo na ba sa nursery ang anak niyo? Opo, tita. Bago ako magpunta rito, sumilip muna ako sa nursery. Yun tungkol pala sa hospital bill. Sabi ko na kay Joyce, nabayaran na namin yun. Oh, salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Babayaran namin kayo kapag nakasahod na po ako. Sige, Orly, ha? Pero sa ngayon, asikasuhin mo muna yung asawa mo. Ala, maiwan ko muna kayo. Sige po. Salamat po. Ako, nahihiya na ako kay tita at kay papa. Ang laki na ng utang natin sa kanila, Orly. Babayaran din naman natin yan eh. Kailan naman kaya? Joyce, huwag kang ganong magsasalita. Alalahanin mo. Sesaryan ka. Papasukin ka ng hangin. At kapag nangyari yun, malaking problema. Nag-aalala kasi ako. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Nagdodoble kahit ako sa trabaho. Para lang makaipon ng pera para sa anak natin. Kinagawa ko naman ang lahat, Joyce. Para mabigyan kita ng magandang buhay. Oo, alam ko. Naniniwala naman ako sa'yo. Oh, Joyce, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka mapakali dyan? Ayaw ko ba, Kuya Marvin? Bigla akong kinabahan. Sinong iniisip mo yung anak mo? Hindi. Si Orly. Ay, sandali lang, kuya. Si tita tumatawag. Sige. Hello? Tita? Joyce! Umuwi ka na dito. Bakit to? Tumawag kasi sa akin yung porma ng kasawa mo. Si Orly! Na-aksidente! Ha, ha, ha.
makikiramay at all sa pagkamatay ni Orly. Ano na pong gagawin ko, tita? Paano na anak namin? Lalaki si Dayan, walang magigis ng ama. Wala tayo magagawa. Aksidente yun. Walang may kasalanan. At kahit na umiyak pa tayo ng dugo, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Orly. Hindi ko matanggap ang nangyari. Parang nung kahapon lang, masaya pa kami magkasama. Pagkatapos ngayon, hindi ko kaya makita ang asawa ko na nasa ganong kalagayan. Oh, Joyce, huwag kang mag-alala. Kasama mo kami na papa mo. Tutulungan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Ayan, makakatanggap ka na ng pensyon ng asawa mo kada buwan. Salamat, Kuya Marvin. Malaking bagay din ang buwan ng pensyon ni Orly sa pang-araw-araw na gastusin namin ni Dayan. Buti na lang talaga, Marvin. Tinulungan mo si Joyce na mailakad yung mga papeles sa SSS. Namimiss ko pa rin asawa ko, tita. Oh, Joyce, alam ko kung gano'ng kasakit sa'yo na mawala si Orly. Pero kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan. Alam ko, makakamove on din ako sa nangyari sa asawa ko. Saan man siya naroon, sana masaya siya. Hindi ko siya makakalimutan. Huwag kang mag-alala, Joyce. Nandito naman kami ni tita. Hindi namin kayo pababayaan ni Dayan. Kayo lang nagbibigay ng lakas sa akin. Utang ko sa inyo ang lahat-lahat. Orly, happy 50th birthday. Saan ka man ngayon, sana masaya ka. Parang kailan lang. 25 years mo na pala akong iniwan. Ang tagal na nakalipas, ano? Pero, okay na ako. Tanggap ko naman ang lahat. Sana, huwag mo na lang kaming kalilimutan ni Dayan. May pagdasal sa poong may kapal. Joyce! Ay, tita! Happy 70th birthday sa inyo! Ay, double celebration tayo ngayon dahil magka-birthday kami ng asawa mo. Eh, si Dayan! Anong oras pa lang uwiin niya galing ng trabaho? Naku, eh, mamaya pa pong alas 5. Pagdating niya, tsaka tayo magkakainan. Marami po akong ihahanda mamaya. Ay, siya nga pala. Bago kumakalimutan, inatanggap akong sulat kaninang umaga. Isa yun nakapangalan. Teka, eto. Kanino kaya galing ito? Ayan, basahin mo. Oh, Harley Theodore Pecho. Si Harley ito, tita. Harley? Oo. Yan ba yung best friend mo nung high school ka? Opo. Aray, kung gano'n ay mga humusta yun sa'yo. 3 years pa naman kayong hindi nagkita. Ano na kayang itsura niya? Kumusta na kaya siya? Okay, ito'y basahin mo yung sulat niya. Hello? Hello, Joyce. Ako ito, si Harley. Uy, Harley, ikaw pala. Uy, teka, birthday mo pala ngayon, di ba? Happy birthday! Salamat. Pero bakit alam mo ang birthday ko? Uy, close tayo, di ba? Hindi ko naman nakakalimutan ang birthday mo kahit 30 years na tayong hindi nagkikita. Pero yun mo, after 30 years, yun lang ulit tayo nakapag-usap sa cellphone. Halos hindi nagbagong boss mo, ah. Hmm? Medyo tumanda nga yung boses ko eh. Ikaw naman, nag-mature na rin yung boses mo. Oy, kumusta ka na? Eto, ayos naman. Masaya naman ako sa buhay kahit na single parent ako. Eh, ikaw, kumusta ka na? Oh, okay lang din. Alam mo ba, ilang beses kitang pinahanap sa anak ko sa Facebook? Oo. Buti yung abilin yung panong dalaga kayong ginagamit mo. Kaya madali kitang nakita. Ang totoo niyan, kinkwento nga kita sa anak ko eh.
Oh, talaga? O, ibig sabihin yan, kinuwento mo rin sa kanya kung ilang beses kitang binastin. Oo, tao nga siya ng tawa na may kinuwento sa kanya yun eh. Pasensya ka na ha, kung nagawa ko yun sa'yo. Wala na yun, Joyce. 1980s pa nangyari yun. Exacto, 30 years na yun. Oo, oh, nga pala. Simula nung umalis ka sa bayan natin, ano na nangyari sa buhay mo? Pagka-graduate ng high school, nabutis ko sa Sara kaya maaga ako nag-isawa at hindi na ako nakapagtapos ng koleyo. Pero kahit ganun lang ang narating ko, eh, hindi naman ako nahirapang makahanap ng trabaho. Marami akong napasukan. Pinagsikapan kong mabuhay ang pamilya ko. Napunta kami dito sa Maynila, dito sa Taguig. Patay na si Sara. Ha? Bakit ano nangyari? Kailan pa? 5 years ago, aksidente sa bus. Ay, ganun ba? Kakalungkot naman. Pareho pala tayong biyudo at biyuda. Bakit? Kailan na patay ang asawa mo? Matagal na. 25 years ago. Almost 2 years pa lang kami mag-asawa noon nung mamatay siya. Kakalungkot naman. Pero may iba tayo. Hmm. Alam ba, Joyce? Ano? Palagi ako nagpapakasakaling magkikita tayo isang araw. Saan ka nga pala nakatira? Malapsan ang puntahan kita dyan. Oh, ganun. Oh, okay, sige. Ite-text ko sa iyo yung eksaktong address. Gusto ko rin kasi magkita tayong dalawa. Uy, si Mama! Blooming ngayon! Mukhang in love kay Tito Harley! Pansin nga namin, Joyce. O ano, kayo na ba? Naku, alam mo, sa totoo lang, naliligaw na siya sa akin. O, kailan niyo pa ang balak sagutin si Tito Harley? Matanong naman kita na yan. O, napapansin ko. Botong-boto ka kay Harley. Siyempre, Ma! Nakikita ko kayong masaya kapag kasama niyo siya. Mm-hmm. Okay lang po sa akin kung mag-aasawa ulit kayo. Talaga? Opo, Ma. Basta buo po ang suporta ko sa inyo. Ano man ang maging desisyon ninyo. Nakita ko lang po kayong masaya. Happy na rin ako. Alam mo ba? Nakausap ko yung anak mo si Diane. Nung nagkasabay kami sumakay ng LRT nung isang araw. Talaga? Ano naman ang pinag-usapan niyo? Ayun, kwentuhan tungkol sa buhay natin nung mga teenager pa lang tayo. Sinabi ko rin sa kanya na nanligaw ako sa'yo. O anong sabi ng anak ko? Ayun, suportado daw niya ako. Nakako pa nga sa akin na ilalakad pa raw niya ako sa'yo. Kaya pala pa na yung pang-aasar niya sa akin, ha? Joyce? Ano? Bakit? Hindi ka pumapalag kapag hinahawakan kita sa kamay. Bagkus, hinahawakan mo rin ako. Pwede ko na bang bigyan ng kahulugan nito? Bakit ka mahalik dyan? Diyos ko ka naman. 46 na tayong dalawa. Huwag na tayong magpa-baby pa tulad ng mga kabataan dyan. So, ano na? Ha? Na-realize ko. Handa na akong pumasok ulit sa relasyon. Ibig sabihin... Gusto kita. Mahal din kita. Wow. At sinasagot na kita. After 30 years, ngayon mo lang ako sinagot. Wow! World record dito ah. Ewan ko sa'yo. Bakit naman kasi ang lakas ng tama mo sa akin? Teka, sure na ba talaga yan? Sure na sure. Gusto mo pa magpakasal tayo. Total, pareho naman tayong single ngayon. Oh, hindi ako makapaniwala sa totoo lang. Nananaginip pa ako. Hindi ka nananaginip. Patutunayan ko sa'yo, ha? Sandali lang. Ano yun? Tapusin ko muna itong iniinom kong kape. Andali. Ano ba yan? May kape pa sa pisngi kung iniiwan mo. O ano? Masaya ka na ba, Harley? Oo naman. Masayang masaya ako, Joyce. At promise ko sa'yo,
Hindi mo pagsisisihan na sinagot mo ko. Titiyakin ko na worth it yung 30 years na paghihintay nating dalawa. Joyce Han, bakit may problema ka ba? Harley. Oh. Pinutol na ng SSS yung pensyong nakukuha ko kada buwan. Ha? Eh bakit naman? Kasi kahapon, nagreklamo ako sa opisina nila dahil wala na nga akong natatanggap na buwan ng pensyon. Ang sabi sa akin, hindi na daw ako qualified kasi nga, nag-asawa akong muli. Ganon? E paano ngayon yan? Aba, hindi ako papayag na pumuputuli nila ng buwan ng pensyon na kukuha ko simula pa nung mamatay si Orly. Pero yun ang asawa ko eh. At bilang biyuda at beneficiaryo niya, aba, may karapatan ako doon. Maghahabol ako. Sige, sige. Tutulungan kitang mahabol mo yung buwan ng pensyon mo. May kilala kong abogado. Hingin natin ang tulong niya. Huwag ka na magkilala. Salamat. Salamat at palagi kang nasa tabi ko para tulungan ako. Hindi ako nagkamali ng desisyon. Napiliin ka para maging asawa ko. Basta palagi mong tatandaan, Joyce. Mahal na mahal kita. Hinding-hindi kita pababayaan. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping Biyudang SSS Beneficiary Muling Nag-asawa. Ang surviving spouse ay entitled po either sa lump sum o sa monthly pension bilang bahagi ng death benefits ng isang SSS member. Gayunman, ito po ay may mga kaukulang kondisyon para ma-enjoy o makamit ng surviving spouse. Ayon po sa Sections 8 at 13 ng RA 1161 o mas kilala natin bilang SSS law, kapag namatay ang sinasaklaw na miyembro, ang kanyang primary beneficiary ay magkakaroon ng karapatan sa buwan ng pensyon habang ang kanyang mga dependent ay tatanggap naman ng dependents pension. Gayunman, ito po ay sa kondisyon na ang yumaong miyembro ay nakabayad ng hindi bababa sa 36 na buwan ng kontribusyon prior to the semester of death. Sakali naman na ang kondisyong ito ay hindi nakamit, ang kanyang primary beneficiary ay may karapatan sa isang lump sum na benepisyo katumbas ng 35 beses ng buwan ng pensyon. Samantala, kung ang yumaong miyembro ay walang primary beneficiary, ibig sabihin namatay siyang single, ang kanyang secondary beneficiary ay may karapatan sa isang lump sum katumbas ng 20 beses ng buwan ng pensyon. Gayunman, ang pinakamababang death benefit po ay hindi bababa sa kabuuang kontribusyon na binayaran niya at ng kanyang employer sa ngalan niya o hindi bababa sa 1,000 piso. Maliban pa sa mga nabanggit, ang mga benepisyo pong naaangkop sa surviving spouse o kabiyak ng nasawing miyembro ay subject pa din sa mga kondisyon na, una, siya ay legitimate spouse, ibig sabihin kasal po siya sa nasawing miyembro, at pangalawa, siya po ay dependent sa kanyang asawa for full support. Kailangan din po na hindi siya mag-aasawa o makikipag-live-in sa iba para magpatuloy ang pensyon. Kung ang surviving spouse ay makipag-live-in o mag-asawa muli, sinasabi po ng SSS Office Order Number 2010-13 na siya po ay disqualified from receiving the monthly death benefit. Malinaw din po na isinasaad sa nabanggit na office order na once ma-revoke ang SSS death benefit na ito, hindi na ito maibabalik pa kahit maghiwalay ang surviving spouse at ang kanyang kinakasama o bagong asawa. Kaya naman para kay Joyce at sa mga tulad niya, nahihinto po talaga ang pensyon kapag nag-asawa muli ang primary beneficiary o ang asawa ng nasawing miyembro. Yan po ang Hukumang Pantahanan ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 ang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH TV, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat.
Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor at Bobby Cruz, naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar, katulong sa produksyon, Anching Cruz, creative consultant, Bobby Cruz, isinulat para sa radyo ni Krishna Senga, at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!